action! Buong tiwala binibigay namin kay Ina. Ang dami namin natutunan ni DJ sa movie na to. It's a beautiful story about your parents, about your children, about yourself. As the world awaits the unveiling of Star Cinema's newest offering, take a look at how this film was made. This is Barcelona. The story unfolds. This is the 12th film of Inang Olivia Lamasan under Star Cinema, and it's such a privilege na makausap ko ang cast, director, and writer ng pinakamalaking pelikula ng taon, Barcelona, A Love Untold. Hello! I missed you! I missed you, Inang! And sabik na ang buong Pilipinas, ang buong mundo. Pero kay Inang muna, what made you say yes to this project? It's working with Kathryn and Daniel. Sa pangako sa'yo, ako na-handle ng pilot, so I did the love story of Jody and Ian. Tapos sabi ko, Malu, please give me the opportunity na i-handle ko yung dalawang bata. But at that time, parang nagsabi na ilo-launch na, and then I had to do other things. So I missed that chance. So when Malu said, gawin mo kaya itong out-of-the-country project, I readily agreed to it. Ay, ang sarap ng feeling na yun. Nag-yes si Inang dahil sa inyong dalawa. Anong pakiramdam na nahawakan kayo ng Inang Olivia Lamasan? Nung sinabi una yun, parang tinanong ko yung sarili ko kung ready na ba ako. Kami ate yung pinakabata na na-handle niya, and isang malaking karangalan yun para sa amin. Ano yung bawal? May bawal ba? Hindi pwedeng hindi ka handa pagdating mo sa set. Hindi pwedeng bagong gising kapag dumating ka sa set. Bawal magayang mata. How is it different, Inang, dun sa mga pelikulang nagawa mo noon? Exciting siya kasi I'm really, really interested sa kung what makes the millennials tick. Ano yung youth today? Parang nagmamadali. Instant lahat. Mabilis. Instant lahat. Highly creative. Diba? Yung gagawin naman nila lahat. But the need talaga for recognition, their need to achieve something. Napalabas namin yan sa character ni Mia. Paano ba magmahal ang mga millennials? All out. They will go after the object of their affection. Kung alam ko lang, paulit-ulit ko na sanang sinabi sa'yo na mahal kita. A man whose love remains unfinished. Excuse me. Thank you. Celine? Hindi ako si Celine. A woman whose life is yet to unfold. Ito na nga, oh. Ang layo na ng narating ko. I have a chance to make you and Papa proud again. Paano nabuo yung concept? Kay Inang, siya yung nagbato ng kwento. What if may isang lalaki na nasa ibang bansa na nakakita ng isang babae who reminds him of his great love? Ano ba yung love story ni Mia tsaka ni Ellie? Both of them are going through unrequited love. Si Ellie, meron siyang ganung sitwasyon. Si Mia, unrequited rin. Nahihirapan siyang magmahal sa isang taong hindi pa tapos magmahal ng iba. Pumunta akong Barcelona dahil magte-take up ako ng masteral ko ng architecture. Meron din akong secret mission sa Barcelona. Si Mia, may isang incident na nangyari na lahat ng plano niya nasira nang dahil sa nagawa niyang isang pagkakamali na yun. Makikita mo sa movie dito kung paano siya nagsisisi sa ginawa niya na yun and kung paano siya babangon ulit. And si Ellie, siya yung tutulong sa kanya dun sa Barcelona. Paano magmahal si Ellie? Si Ellie, kung magmahal parang sagrada, hindi natatapos. Oh, ganun siya magmahal. Paano magmahal si Mia? Pakilala mo sa amin si Mia. Si Mia, binibigay niya lahat. Ang problema, na in love siya sa lalaki, hindi pa tapos magmahal ng iba. Yung kwento nilang dalawa, kaya kakaiba rin, hinihingi nila sa audience to look within, to feel deeply. It is said that La Sagrada Familia was built as an atonement for the city's sins. When finished, it will be the world's most beautiful apology. Bakit Barcelona, Inang? Bakit naging doon ang setting? Si Carmi kasi had this very, very beautiful idea, and she used Sagrada de Familia, the church, no, as a metaphor kung paano magmahal si Ellie. A few months before they shot the film in Barcelona, ang ginawa lang namin nag-research. Nag-interview ng mga Pilipino na nandun. Nakasirip rin kami sa buhay ng mga anak ng OFWs. Tawa nga kami na tawa ni Carmi kasi parang sinasabi namin, ah, sila na yung mga anak ng OFW ng Milan. What excited me most about this project is siguro yung challenge kasi this is a transition project for the two of them on how we would be able to bring them to parang to a higher level in terms of acting. Hindi ka pa talaga makapasok sa very deep or complicated relational issues, pero medyo
nandoon. We've seen them in Gangster at saka sa Crazy Beautiful You. They did roles na makakapagpakilig sa atin. Dito, ang gusto naming ma-achieve, makapag-antig sila ng damdamin. Yun ang pinaka-challenge sa akin as a director. Ano ang pinaka-challenge naman sa'yo, Carmi, sa pagsusulat ng pelikula? Yung gagawin nilang dalawa, romance at the same time, ibang level ng drama. So, gitna yung timpla, di ba, ang hirap kunin yung timpla nung yung middle ground. Alam mo, ikaw, gusto mo lang talagang halikan kita eh. Baka ikaw ang gusto magpaki sa akin, Mia. Nung una yung character ni Kat, parang quirky. Pero nung nag-look test kami, sabi ko, ay, no. Let's do something different with Kathryn. Mm. Let's make her real. We did that revision and it worked very well. Pareho lang tayo! Gusto ko gumanda yung buhay ko. Gusto ko na hindi magtapos yung buhay ko dahil lang sa isang pagkakamali. Paano niyo sila minotivate, si Kathryn at Daniel? The process that you went through with me, they also went through. Ang key lang talaga, kilalanin mo ang character. You will have to breathe life into that. You live with that character day and night. Ang success naman talaga ng every actor-director relationship is openness and trust. Mm-hmm. So, and masasabi ko talaga na itong dalawang to, bumukas, nakadalawang session ako dito kay kasi alam mo ito, mahiyain. Sobrang mahiyain itong si Kat. Kaya akala ng tao suplada. Hindi, she's really just very, parang ikaw. Mm-hmm. Shy ka lang. May sariling mundo. Oh. Matagal magbukas. Oh. Pero pag nag-open, that's it. Magkaroon kami ng dalawang sitwasyon nito, ng dalawang to eh. Anong sitwasyon, Ina? Ay, naku, napagalitan ko talaga sila. Ball jack, bongga-bongga. May ganon. Pero alam mo, yun rin ang nakapag-jail sa amin. Shooting abroad is different. Mm-hmm. You just sleep 4 hours a day. Limited yung crew. But doon kami naging close. Doon ko nakita kung gaano nila inalagaan ang isa't isa. Bayaran mo na lang ako pag nakaluwag ka. Gracias. Sino si Celine? Bakit ka nandito sa Barcelona? Baka sakaling tumigil ng walang katapusang sana. At para hindi niya makalimutan na mahal ko siya. How are you handling the pressure? Lagi lang namin pinagdadasal at pilit namin ginagawa is maipakita namin talaga ng maganda yung story. Buong tiwala binibigay namin kay Ilang at kay Carmen. Oh, di ba? Yun grabe pressure yan. Doon na lang. Si Ilang na bahala. Si Kath na mas nag-open na ngayon dahil sa pelikulang ito. Grabe yung pressure sa movie na to. Kina-question yung pag-arte na parang hindi nag-grow. Masyado akong nasa safe side. Pa-cute lang sa mga ginagawa. And itong project na to, ito yung nagbigay sa akin ng way. I'm very thankful kay Tita Malu, kay Inang, for giving me time, for giving all her time. Kasi itong project na to, ito yung nagbigay sa akin ng way para pakita ko sa kanila na si Kathryn, akala nyo hanggang dito lang yung kakayanan niya. Pwede rin pala akong maging artista talaga na na-handle niya. Sana sa movie na to, ma-prove ko yung sarili ko na there's something beyond Kathryn na nakikita nyo na meron talagang effort talaga. Bakit parang nagiging emotional ka, Kat? Yeah, kasi hindi siya madali. It's really hard. Parang nararamdaman namin na iiyak ka. Noong una kami nag-meet ni Kat, sabi ko, why did you accept the project? She just said that, Inang, I just want to prove myself. So ako, bilang director, hahawakan ko lang yung kamay niya para ma-achieve niya yon. And I assure you, team, she really did. Palagi ko sinasabi kay Inang pag nasa shooting, pag nanonood ako sa shoot. Kasi nakasama ko tong dalawa eh, simula Gangster, yeah. Iba hanggang Crazy Beautiful You. Iba sila ngayon, iba yung passion. Pag nakikita mo kung paano nila ginagawa eksena, na-amaze ako na nakakatuwa. Yung growth tsaka yung commitment. After naming mapanood ang pelikula, masasabi na namin, they're not just teeny bopper actors. They're real actors. Ano yung dahilan ng pagiging emotional mo, Kathryn? Itong project na to, parang hinubaran ako ni Inang. Wala akong tinago, naging open ako sa kanya. Naging wake-up call to sa akin na kailangan mag-level up ka. Akala namin ang dami na natutunan, pero once na handle ni Inang, ang dami pa namin kakainin. Si DJ naman, is there anything na nahubaran sa'yo ni Inang? Kabado ko parati pag may nakita akong kunyari mabigat yung eksena. Parang ayoko pumunta sa eksena, sa set bukas, ganun. Ang gagawin ko lang is, punta ako kay Inang, buusap kaming dalawa. Hanggang ma-feel ko na binibigay ko na sa kanya lahat. Itong si DJ in real life, kaya siya nahihirapan sa drama medyo kasi sobra siya talagang positive. Sobra siyang positive. Pero si Ellie sa pelikula, hindi siya positive. Oo, problematic si Ellie sa pelikula.
Pero mahilig siya mamroblema. No. Pero ang masasabi ko lang, Daniel Padilla is such a gifted soul. Yes. May talaga siyang special gift from God. Ang ganda, ang ganda kasi sa mata. Para ma-discover yun ang director mo mula sa'yo, hindi ba? Ito yung sinasabi mo. Gusto kong lumiit na naiyang mawala muna. Pero very humble. Palaging nagda-doubt, nakakayanin niya. Papamemorize mo ng mga Spanish lines. Diyos ko, parang mahihimatay. Tapos pag dineliver naman, ang galing. Naisip ko, it would help you move on. Move on from what? From everything that's keeping you from moving on. Stop acting like you know my pain! Stop acting like you own it! Hindi ikaw si Celine! And you will never be Celine! Any lessons you've learned? Ako, ang pinakaunang magsasabi, parang in every project, there are more things to learn. Mm-hmm. So I'm always a student. Grabing humbling na experience yung pagsusulat, yung pakikipag-collaborate ulit kay Inang, kay na DJ, kay Kat. So, napaka-humbling. Parang talagang dinurog ka, winasak ka. If only to make you realize na, uy, kaya mo. Just be kind and love yourself. And that's so difficult. Kailangan, pag pinanood to ng mga tao, hindi lang yung Kathryn fans, pero yung buong market, makita nila na worth watching yung pelikula. Utang na loob mo lahat yun sa mga supporters and sa non-supporters mo. And kailangan mo sila bigyan ng bago. Nakakatuwa sila, Katin, kasi pag nag-uusap sila palaging, they're very much concerned about what to offer their audience. Bakit namin papanuurin ang pelikulang Barcelona, A Love Untold? It's a beautiful story about your parents, about your children, about yourself. Don't miss the opportunity to see Kathryn and Daniel grow in your very eyes. They have given so much to the movie and really, it's worth it. Mia, mahal kita. You don't have to. Huwag mo akong mahalin dahil mahal kita. Mahalin mo ko dahil mahal mo ko. Because that is what I deserve. Mga kapamilya, ito na po ang Barcelona, A Love Untold. Malapit na malapit yun na po mapanood. Atid po ito ng Star Cinema sa September 14, 2016 na po ito. Barcelona, A Love Untold. September 14, worldwide. Hi mga kapamilya! Click subscribe for more exclusive videos of Barcelona, A Love Untold. Huwag niyo pong kalimutan bisitahin ang aming official website, ang kathneil.com.ph.